Isang araw, sa matahimik na nayo ng Uluwahugan, sa ibaba ng bundok ng Tralala, may isang bata na nagngangalang Bob. Si Bob ay isang matulunging bata, masipag at talaga namang napakamasunurin sa magulang. Isang araw, inutusan siya ng kanyang nanay na pumunta ng Palengke at bumili ng Ricardo's na lulutuin para sa birthday ng kanyang kapatid. Dahil nga sa masunurin si Bob, pumunta siyang Palengke. Una niyang binili ang mga gulay, tapos ang manok at ang asin at paminta. Natapos na sa pamimili si Bob nang biglang nasubasob siya sa isang putikan. Kasamang nahulog ang Ricardo's na pinamili niya, kaya isa-isa niyang pinulot ang mga ito. Mula sa patatas, pechay, manok, at iba pang mga gulay. Akala ng mga taong nakakakita sa kanya ay naglalaro siya sa putikan at natutuwang magpaikot-ikot. Sinimulan siyang tanungin ng mga katribo. "Hoy Bob, anong ginagawa mo dyan?" wika ng isang katribo niya. "Baka naligo siya sa putikan," wika pa ng isa. "Hahaha," insulto mga katribong nakakita sa kanya. Dali-daling tumakbo si Bob at lumuluhang umuwi sa kanila. Habang papauwi sa bahay ay may nakasalubong siyang isang diwata. Ang diwatang kilala ng kanyang tribo na nagbibigay ng kahilingan sa isang maswerteng tao kada 100,000 taon. Kaya lang ito ay nakabalat kayo bilang isang matandang babaeng namimitas ng prutas sa kagubatan. "Bakit balot na balot ka sa putik?" tanong ng matandang babae. "Eto ba, naligo kasi ako sa putikan. At gusto kong magpagulong-gulong doon." "Ano, tawa ka na, sige na, tawa na," wika ni Bob na galit sa babae sa pag-akala pagtatawanan siya ng matandang babae. Ninsulto ang diwata dahil sa 100,000 taong paghihintay upang magbigay ng kahilingan sa isang nilalang ay ito pa ang aabutan niya. Napakatampalasang bata, at dahil dito isinumpa ng diwata si Bob. At ginawa siyang isang nilalang na mahilig maglaro sa putikan na may malaking ilong na paaba at may katabaan. Pagkatapos nito ay umalis na ang diwata. Walang magawa ang isinumpang Bob kundi ihatid ang pagkain para sa kaarawan ng kanyang kapatid. Umalis siya ng dali-dali upang hindi na makita ng kanyang mga magulang ang sinapit. Ilang araw ang lumipas at hinahanap ng buong tribo si Bob. Lahat ng sulok ng kabundukan ay isinisigaw ang "Hoy Bob! Hoy Bob! Asan ka na?" At dahil naririnig ito ni Bob pero hindi alam ng mga taong nasumpa siya ng diwata, ay naglaro siya sa putikan para makilala siya ng mga katribo. At nang makita siya ng isang katribo, "Mga kasama, tignan niyo ito, para siyang si Bob," wika ng isang katribo. "Aba oo nga no, hoy Bob," wika ng isa pa nilang katribo. At lumingon ang nilalang na naglalaro sa putik. At simula noon, tinawag na ang nilalang na iyon na Baboy.